Personal lang itinanggi ni dating presidential spokesman Harry Roque na may kaugnayan siya sa niraid na Pogo Hub sa Pampanga matapos ma-recover doon ang ilang dokumento na pirmado niya. Nilinaw naman ng mga otoridad na hindi pa person of interest si Roque, pero iimbestigahan nila kung paano napadpad sa Pogo Hub ang mga papeles niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Personal na dumalo sa idinaos na prayer rally ng mga Duterte sa Angeles City, Pampanga kagabi si dating presidential spokesman Harry Roque. Tiyempo ang pagbisita niya sa probinsya sa paglutang ng pangalan niya sa ilang pirmadong dokumentong nakita sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kasama sa na-recover ng dokumento ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Affidavit of Support ni Roque para sa isang Alberto Rodolfo de la Serna na tumayong executive assistant niya noon. Pero paglilinaw ni Roque, wala namang mali siya sa mga nakitang papel dahil lehitimo mga dokumento. Na wala pong kriminal na nakita sila doon sa mga sulat, yan po yung mga papeles na appointment at wala po talagang kriminal na intention. Sinegundahan naman siya ng PAOC. Dati rin kasing abogado si Roque ng kumpanya na siyang nagpaupa ng lupa sa Lucky South 99 na siya namang nag-ooperate sa niraid na Pogo Hub. No, hindi po siya person of interest at this point. But we cannot definitively say na mananatiling ganon ang kanyang estado. Depende lang mo yan talaga sa dokumento na nakukuha natin. No? Pero kahit naging abogado ng kumpanyang nagpalis ng lupa sa Pogo, ang tanong, paano napadpad sa loob ng Pogo Hub ang mga dokumento? Dito na nabisto ng PAOC na nakitira pala sa loob ng Pogo Hub ang dating executive assistant ni Roque na si De La Serna. Sabi niya po eh, nakitira daw taga, doon po sa lugar yung tao at doon siya nag-aaral. Parang doon daw po tumira for a while. Opo. So yun ang explanation niya. Bukod sa pagiging executive assistant ni Roque, dati na rin binatikos ng netizens ang pagsama ng abogado kay De La Serna sa mga foreign trip. Wala pa namang pahayag si De La Serna tungkol sa issue. Dahil sa naturang revelasyon, tinitingnan na rin ng PAOC ang posibilidad kung may iba pang tauhan o opisyal ng gobyerno ang nakakapasok sa mga Pogo Hub. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.